Ngayon, ating i-focus ang ilang mga events na mangyayari base sa end time prophecy. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Number 1, ang pagdating ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng rapture. Ang rapture ay hindi ito isang sikreto, kundi ito ay isang significant na propesya patungkol sa pagyanig ng mga nasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ina-unfold nito ang palapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng paghahanda sa mga puso ng mga tao para sila ay makahanda na salubungin ang ating Panginoong Diyos. Hinahanda ng ating Panginoon ang ating mga puso upang tayo ay maka-experience ng everlasting joy sa hinaharap. At napakasaya na pangyayari na pag ang ating Panginoong Diyos ay darating mula sa mga alapaap na binabanggit sa pangalawang Tesalonica 4 verse 16 na ang ating Panginoon ay bababa na may sigaw ng isang arkanghel at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay at tayo na mga buhay ay sasalubong sa ating Panginoong Diyos kasama ng mga binuhay at tayo mananatili magpakailanman sa langit na bayan. Pangalawa ay ang pag-angat ng Antikristo. Naniniwala ako na magkakaroon sa huling kapanahunan ang pag-angat ng Antikristo at ito ay gagamitin ni Satanas para ayusin ang stage para sa isang kakaibang human civilization. Nai-imagine natin mga kaibigan na ang ating mundo ay kailangan ng mga solusyon sa mga problema na nangyayari sa ating mundo ngayon. Ngunit ang darating ay nagpapanggap na Man of Peace na akala nila ay magbibigay ito ng solusyon sa mundo. Ngunit siya pala ang tinatawag na Man of Destruction na binabanggit sa banal na kasulatan. At nakakalungkot na sa huling kapanahunan ay instead na kamumuhian siya, ay siya pa ang sobrang mamahalin kaysa sa ating Panginoong Diyos. At ito pa ang binabanggit na ang mga taong nagmamahal lamang sa mundo ay sila lamang ang mag-worship at mag-a-adore sa Kanya na binabanggit sa Revelations 13 verse 16. At sila ay makakatanggap ng tatak sa kanilang kamay at sa kanilang noo. At ang Kanyang gagawin ay paralinlangin ang bawat isa at ipapakita Niya na Siya ang karapat-dapat na sambahin ng mga tao at hindi alam ng mga tao na ang kanilang sinasamba ay walang iba kundi ang halimaw na binabanggit sa banal na kasulatan, ang halimaw na nag-iimpluwensya sa mundo upang matatakan ang ating mga noo at ang ating mga kamay na sumisimbolo sa ating pagmamahal sa mundo kaysa sa ating Panginoong Diyos. Ika pa, sa Revelations 13 verse 18, kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Oo mga kaibigan, ito ay isang pangalan na katumbas ng tatak ng halimaw na equivalent sa 666 na ito ay sumasaklaw sa literatura ng maimpluwensyang tao sa buong mundo. Nakakalaban sa batas ng ating Panginoon at itatatag Niya ang Kanyang sariling batas. Ito ang makalaman ng mga batas na sumasangguni sa pagmamahal sa mundo, pananalapi, kapangyarihan at kalaswaan. Number 3, magkakaroon ng Great Tribulation na ito ay binabanggit sa Mateo 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magtaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ito ang binabanggit sa Mateo 24 verse 21 o sa Ingles ay tinatawag na Great Tribulation, ang matinding panghihirap sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ngunit mas matindi ang paghihirap na mararanasan ng mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoong Diyos dahil mararanasan nila ang kamatayan. Ngunit ang good news sa mga tao na matatatakan ng selyo ng ating Panginoong Diyos ay makakamtan nila ang kaligtasan sa mga panahong iyan. At hindi nila kailanman mararanasan ang kamatayan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang nakakatakot nito
Ito ay isang pangyayari na mangyayari na sa ating kapanahunan ngayon. Daniel 9:27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak na makasuklam ay paruroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Ito ang tinatawag na abomination of desolation sa Ingles o tinatawag na pagbubuhos ng puot sa maninira. Ito ang mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoong Diyos, mabubuhos sa kanila ang puot ng ating Panginoong Diyos sa huling kapanahunan. Kaya naman tayo ay hinahanda na ng ating Panginoong Diyos na matanggap natin nawa ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang grasya at ang kanyang selyo. Number 5, ang labanan ng ating Panginoon. Sa ating Panginoong Diyos kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos na binabanggit sa John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos. Mga kaibigan, sundin natin ang kautusan ng ating Panginoon upang tayo ay maging bahagi sa mga mapapalad na dadatnan ng ating Panginoon at tayo ay mapapalayo sa impyerno. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tunay nga po na kayo po ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kung sino ang magiging loyal sa inyo at kung sino ang mawawala. Ngunit hinihiling po namin Panginoon na ipaalala sa amin na kami Panginoon ay dapat na sa inyong tabi. Tulungan kami Panginoon na makamtan ang tunay na kaligtasan at tanggapin ang aming Panginoong Hesukristo bilang aming Diyos, tagapagligtas at Judge. Salamat Panginoon dahil dinadala niyo kami sa tamang daan at tulungan kami na sundin ang batas ng langit, ang 10 utos na nagpapahiwatig na mahal po namin kayo pag ito ay aming sinusunod at ginagawa. Salamat Panginoon sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.